Okay, mga kasama, mainit-init na balita, no? Ito yung pinaka-aabangan po na lahat, na marami na rin mga abogadong nagbigay ng kailang legal commentary tungkol dito sa balak na i-recommenda ng Kongreso na makasuhan ng plunder case itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, saan ba nagmula itong plunder case na to na balak? Saan pa? Yung mga dati una, lumulutan yung mga impeachment cases o impeachment case laban sa pangalawang pangulong Sara Duterte. Ito yung confidential fund na controversial. Saan ba talaga nadala to? May mga lumulutan pa na safe houses na binayad doon. Saglita lang yung pera, upos ka agad. So kung ikaw yung nagbabayad ka ng buwis, so ikaw yung taong bayan, hindi ka ba magtataka bakit ganito ang Pilipinas? At bakit tayo mahirap pa rin na bansa? Hindi naman sa inaasa natin sa gobyerno lagi. Bagamat masakit, nagsisikap tayo magtrabaho, patas. Pero yung ibang opisyal, hindi naman natin hinusga kagad si Vice President Sara Duterte kasi di pa siya nahatulan sa korte, nag-umpisa pa lang. Yung ibang opisyal na kung magwaltas ng pera ng buwis ng pinaghirapan ng taong bayan, ganun-ganun na lang. Mapapanood natin sa mga YouTube channel yung mga legal commentaries at analysis ng mga kilalang abogado na nagbablog na rin ngayon. At ang tanong, dapat bang kasuhan si VP Sara Duterte? Kung may ebidensya po, aking sarili kong opinion ay dapat lang kasi wala naman talaga nakakataas sa batas, so no one is above the law. Ngayon, ano ba mabibenepisyo natin? Pag may nagnanakaw sa kaba ng bayan, natural lang maparusahan po yan. Hindi nga maupos yan. Pero pag lagi may nagnanakaw, dapat lagi may makakasuhan. Lagi may mapanagot. Kapag ikay public servant, meron kang tinatawag na accountability. Hindi ka lang nakaupo dyan, hindi ka lang nakapwesto dyan. Meron kang pananagutan, especially sa taong bayan. Kasi yun ang duty na yung sinumpaan. Kaya nga public service, hindi private service, public service. Ngayon, kung ayaw mo sa gantong pamumuno o trabaho o tungkulin, magtayo ka ng sarili mong kumpanya. Ngayon nga lang, mababayad ka ng tax din at mapapalita mo, lilulustay din to ng mga nanunungkulan sa gobyerno. So, siyempre, mag-visit ka rin. So, ganun din dito. Kung ikay public servant, maging accountable ka sa mga iyong pinagagawa, sa iyong mga sinasabi, sa iyong mga ikinikilos, kasi tinitignan ka ng taong bayan. Hindi lang yon, international community sa buong mundo, tinitignan yung ating mga public service, mga public servant. Ano bang pag-ugali meron natin mga public servant? Ito binubo, sana hindi ito political motivated lamang. Sana totoong kaso ang isang pa. Hindi natin malaman kung pananakot ba ito ng Kongreso, paano kung hindi na sila nakapwesto. Ito po ba ay masasabi natin na pamumuliti ka lang? Sana hindi. Kasi pag pamumuliti ka lang, ano yan, halshaw lang yung kaso niya kung sakali. Hindi seryoso yung pag-fact-finding. Kailangan solidong ebidensya para mapanagot yung talagang nagkasala at kakasuhan. Kasi hindi po biro magpakulong ng nagkakasala sa batas kung gawa-gawa lang ebidensya. Kailangan totoo. Totoong ginawa niya yung krimen, totoo yung ebidensya. Kasi ang batas po natin ay proseso, procedural. Sumusunod po tayo sa proseso, hindi natin pinabibilis ng basta-basta na lamang. So sana ang mga botante, lagi-lagi natin sinasabi, marami nang pagpipilian ngayon. Wala na tayong dahilan para magsabi na sila-sila lang lagi. May mga bago at qualified. Tignan nyo lang kung sino-sino yung mga ngayon. Maraming bago po mga kasama, mga kababayan. So bumoto po tayo ng tama at sana magising na talaga ang taong bayan sa gantong klaseng mga public servant na hindi naman talaga nagsiservisyo ng totoo. Puro lang tayo niloloko sa kanilang mga gimmick, lalo na tuwing kong kampanyahan. Bumoto po tayo kasi tayo din ang makikinabang, tayo din ang kailang pinagsiservisyoan at hindi tayo dapat ang nagsiservisyo sa kanila. Pagpapatayin yung mga panatiko, mga ganyan,
Kilala nyo pa kung sino yung mga iniidolo nyo, yun ang tanong. Baka hindi nyo alam, ninanakawang kainan. So, ganito lang po muna yung vlog po natin. At maraming salamat sa mga nag-subscribe, mga nanonood. Baka maliit pa lang ang community natin. Ito na manilibangan lang at sabihin nating duty na natin para magbigay ng advice or opinion para mapanood na iba at mapag-isip sila tama ba yung ginagawa ng pagboto o hindi. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat.